Warriors Big 3, tapos na nga ba? Lakers versus Denver Nuggets game preview. Ano mga diskarte ang pwedeng maging effective para manalo ang Lakers versus Denver Nuggets? Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video. Hindi pinalad ang Warriors sa kamay ng Sacramento Kings, kung saan official na nga silang na-eliminate sa playoffs. Well, ang Kings ay hindi pa naman sigurado dahil paglalabanan pa nila ng Pelicans ang 8th spot dito sa West. Speaking of Warriors mga amigo, pinahirapan talaga itong si Stephen Curry ni Keyon Ellis, kung saan gumawa lamang si Steph ng 22 points, shooting 8 of 16 from the field at 3 of 7 from 3-point area. Pero ang pinakamasama ang performance ay itong si Klay Thompson, na hindi man lang nakascore. 0 of 10 siya from the field at 0 of 6 sa 3-point area. Kaya naman, bago lumabas sa arena, talagang tinitigan niya pa ang crowd. Ayon sa mga lumalabas na balita, ito na daw ang huling laro ni Klay Thompson bilang miyembro ng Golden State Warriors, lalo't free agent na siya this offseason. Ayon naman kay Draymond Green, naniniwala siya na ipa-priority ng Golden State Warriors itong si Klay Thompson, gaya ng ginawa sa kanya at dito kay Steph. Maging si Stephen Curry ay sinasabing hindi niya daw nakikita ang kanyang sarili na hindi kasama maglaro itong si Klay Thompson, lalo't marami na ang kanilang mga pinagsamahan. While maging si Coach Steve Kerr ay sinasabing gusto niyang ibalik itong si Klay. Hindi naman nag-aalala si Klay Thompson patungkol sa paparating na free agency dahil ganun daw talaga ang buhay. Marami daw siyang success as member of Golden State Warriors, kaya kung ano man daw ang maging resulta ay hindi siya magiging maalat dito. Kumbaga, hindi siya magtatampo. Mukhang nagpapahiwatig na si Klay na hindi siya makakabalik sa Golden State Warriors next season. Binabad pa rin ni Coach Steve Kerr itong si Klay Thompson kahit na napakaalat ang shooting. Medyo okay na sanang binigyan niya ng playing time itong si Jonathan Kuminga at Moses Moody dahil pumapasok ang mga tira nito. Well, mukhang napaghandaan talaga ng husto ng Sacramento Kings ang Golden State Warriors. Kung natalo ang Warriors, panalo naman ang Los Angeles Lakers versus Pelicans, kaya naman official na silang nakuha ang 7th seed dito sa West at kakaharapin nila ang Denver Nuggets sa first round ng playoffs. Hindi nasunod ang sinasabi ng mga NBA analyst at mga fans na dapat magpatalo ang Lakers para makaiwas sa Nuggets. Bagay naman na sinabi ko nga dati na imposibleng gawin yon dahil malaki ang chance nilang manalo versus Pelicans, at alinman sa Warriors at Kings ang manalo ay tagilid nga ang Lakers dahil lamang ito sa kanila sa series ngayong regular season. Lalo na ang Sacramento Kings na nanalo ay hindi man lang sila nakaisa. Pag-usapan natin ang Lakers versus Denver Nuggets na unang magbabanggaan sa Linggo, April 21, alas 8:30 ng umaga sa home court ng Denver Nuggets. Kung babalikan natin simula pa sa conference finals last season at ngayon sa regular season ay 7-0 na ang series pabor sa Nuggets. Kaya naman, as long as possible ay ayaw ng mga fans at mga NBA analysts na unang makaharap ng Lakers itong Denver Nuggets. Pero kung mananalo ang Lakers sa series na ito, malaki ang kanilang chance na magkampyon. Kayang-kayang talunin ng Lakers ang kahit alinmang team sa NBA maliban dito sa Nuggets at Kings. Kung sa manok ay napiluhan daw ito mga amigo, well, sa Bicol yon, di ko alam kung ano ang tawag sa iba. Sinasabing hindi nakakapalag si AD sa malalaking sentro katulad ni Jokic at Joel Embiid, lalo na yung mga physical na player. While masasabi natin na tama yan dahil kanina talagang hindi niya mapigilan etong si Zion Williamson na talagang pinupuntirya siya sa loob. Nang maglaban naman ang Bucks at Lakers, na injured pa ni Giannis Antetokounmpo ang kanyang balikat nang banggain nga ito ni Giannis. So makikita natin na talagang kahinaan ni AD kapag binabangga siya sa chest. Pero pwede naman gamitin ni AD ang kanyang bilis dito kay Nikola Jokic bilang advantage at atakihin palagi para maaga itong ma-foul trouble hanggat maaari. Yun ang isang strategy
na magbibigay sa kanila ng advantage kung sakaling ma-execute ng maayos. Pangalawang strategy na palagi naman ginagawa ay maging point guard nga si LeBron James gaya ng ginawa niya versus New Orleans Pelicans. Makikita mo na talagang malaki ang impact ni LeBron dahil gumaganda ang kanilang opensa. Dapat niya rin hanapin ang mismatch lalo na etong si Jokic ang kanyang punteryahin dahil medyo mabagal nga itong kumilos. Kapag nahatak niya ito sa labas ng shaded area, mas malaki ang chance na maka-score siya sa loob. Isa pa, kapag panay ang kanyang pagsalaksak ay grabe ang gravity ni LeBron James dahil napipilitan nga na magtulong-tulong ang kanyang defender para lamang mapigilan siya. At dahil matalino si LeBron James ay nahanap niya ang open naka-teammates. At dito na pumapasok ang dapat maging efficient ang kanilang mga shooter. Ito talaga ang nagiging problema ng Lakers lalo na sa fourth quarter. Dati, nawawala ang kanilang shooting. Kapag pumapasok ang tira ni D'Lo at Austin Reeves, ay napakalaki ang chance na manalo ang Lakers. Huwag lang tatamaan ng kaba itong si D'Lo gaya ng nangyari last season na talagang sobrang nag-struggle ang kanyang shooting. Siya ang biggest X factor sa series na ito, mga amigo. Makakatulong din itong si Gabe Vincent na may playoff experience at unti-unti nang bumabalik ang shooting. Kanina ay umiscore siya ng 9 points, 3 of 6 from the field at 2 of 4 from 3-point area. Pareho pumasok ang unang dalawang tira ni Gabe Vincent sa labas. Higit pa doon, maganda rin lagi ang kanyang depensa although medyo maliit nga siya para sa Denver Nuggets. Kung may babalik niya ang kanyang shooting gaya ng nakaraang finals, nako, napakalaking tulong nito para sa Lakers. Isa pa sa dapat nilang iwasan ay ang mag-double team dito kay Nikola Jokic dahil lalong nagkakaroon ng easy shot ang kanyang mga kakampi dahil malupit itong facilitator. So dapat abang sila sa mga cutter ng Denver Nuggets dahil ang opensa nito ay halos kahawig ng Golden State Warriors at Sacramento Kings. Doon sila mas nagiging mapanganib. Tatlong player ang hindi dapat iwan ng Lakers. Ito ay si Jokic, Jamal Murray at si Porter Jr. Lalo na kapag siniswerte ang shooting. So dapat tauhin ni LeBron at Rui ang alinmang kina Porter at Aaron Gordon. Dapat talagang maging masipag ang Lakers defensively para at least madistract nila ang tira ng kalaban. Magandang balita dahil ayon kay LeBron, okay daw ang kanyang ankle at talagang mas healthy siya ngayong darating na playoffs kaysa nakaraang playoffs. Ayon naman kay Nikola Jokic, gusto nilang manalo ng kampiyonato para makapag-party ulit sila dito sa Las Vegas.